We have this much. Sa kanya pala. Husky Pack TV! So, for today's video, guys, hagard tayo kasi kakatapos ko na magpakain sa kanila. Tapos, may napansin ako habang nagpapakain tapos hindi ko pala siya share sa inyo. Actually, 3 days ago ko na ito napansin, si Hercules, ito, ay nagsha-shed. Actually, guys, normal lang sa Huskies mag-shed. Pero sinasabi ko sa inyo kay Hercules, hindi ko alam kung bakit first time namin nakitang nag-shed ng ganito si Hercules. Parang nag-shed naman siya ng pakunti-kunti. Like, itong part na to, yan, may natatanggal. Pag naliligo siya, pero hindi siya nag-shed ng totally, like, katulad ng shed na ibang pack members natin na talagang akala nyo mauubos na yung balahibo nila. Ganon. Pero, ganon siya ngayon. Ganon siya ngayon. And papakita ko sa inyo, 3 days ko na itong napansin, pero hindi ko pa siya sinuklain and all kasi alam nyo na pag nag-shed na ganon, sa first day or second day, third day or first week, hindi pa totally natatanggal or kumakalas lahat ng balahibo nila. So, kahit suklayan mo siya, madami pa rin. But anyways, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng pag-shed ni Hercules. So, ayan siya. O, oh, diba? Oh, nangangamay pa. Eh, napansin ko kasi pag kumakain siya, inapakan ko ng ganito yung paa niya ng konti. Yan, iniginaganyan ko. Kasi umaalis siya pag kumakain, tumatayo siya, ayaw niyang kumain, hindi ako pwede hindi kumain. So, ginaganto ko siya. Walang force, talaga nakaapak lang ganun, feel lang niya na may something. Tapos napansin ko yung paa niya, may bukol-bukol. Oh, may bukol-bukol talaga. Kita niyo ba yan? May mga bumps na parang may mga balahibo siyang naka-embossed, ganun. So, ginanto ko. Pag hila ko ganito, oh no! Nag-shed na si Hercules. Oops! Mag-shed dito sa paa kasi sabi nga sa'yo usually yung shed niya, si Hercules lang, dito lang. Tapos pa konti-konti lang, pag naliligo lang. Pero ngayon, as in totally, tingnan yung ibang paa niya, oh. Oh, diba? Kada hugot mo meron eh. Ayan, oh. Oh, diba? Dito lalo sa paa niya, sa likod, tingnan nyo, ang laki na nang wala. Ito, naubusan na to ng balahibo. Tapos kita nyo, may paakyat na part na dito. Ito, naubos na. Nag-shed na. Ito, hindi pa. Tapos pag inila mo, tada! Finally, husky na si Hercules! Nag-shed na! Dito sobrang dami din, guys, pagkahila mong ganyan, no, diba? So, ngayon, ang target natin is... Tara! Suklayan ang Hercules. May balahibo pa kasi nag-shed si Junot Dos. Ginamit ko sa kanila na isang araw. Pero yan ang ating target. Masama ng tingin mo sa suklaya! Ayaw pa naman yung suklay-suklay kasi hindi rin siya sanay. Kasi nga, hindi siya pala shed. Pero, suklayin natin siya ngayon. Tingnan nyo, sobrang dami. Kailangan na natin yung suklayan, bawas-bawasan. And first time ko din makikita kung gano'ng karami ba mag-shed ng balahibo si Hercules. Pero feel ko dito sa part na to, hindi siya mag-shed. Usually, sa mga huskies, mas maraming shed sa part na to. Pero parang sa kanya, mas marami sa paan ngayon. Pero try natin yan. Nakaya din yung tripod ko. Magsuklayan na tayo. Let's go! Okay, guys. Ready na kami ni Hercules. Ready na bang kayo? Charot. Okay, so, tatry ko muna kung ano yung best supply for him. At alam nyo ba, hindi ko alam sa iba ha, pero sa amin, etong supply na to, mas okay for woolly types. And then, ay, wow! Beauty guru! Pero itong supply na to ay mas okay para sa mga standard type. Kasi pag ginamit mo ito, ito standard type, hindi madala yung... Oh, you're so funny. Yun. Nakamalami! Hindi madala yung balahibo. Okay, so, pero bully naman siya, pero kasi dito, may same balahibo. Try muna natin ito kung gagana. Diba yun? Nagsha-shake hands ka? Shake hands! Ano yun? Hindi naman yung shake hands! Medyo close-up natin para makita niyo yung action. Action! First time niya ha, kasi hindi rin namin masyadong sinusuklayan si Hercules. May sarili kami paniniwala basta, kaya hindi siya masyadong sanay sa suklay. Pero, let's try. Napatingin siya. Oh, nadala rin naman. Okay, try naman natin pag eto. Dito ko tatry sa kanilang legs. Mas madali nga pa, guys. Okay, so ito yung gamitin natin. Pakita ko muna sa inyo dito sa park para mas makita niyo yung itsura pag
Sinusuplay siya. Gagamitin ko na ulit to, guys. Inakagat niya! Ayaw niya! Inakagat niya, guys. Hindi. Kailangan dito. Kita mo? Inakagat niya. Pero ang dami na nakuha ko. May brown pa, diba? Mamaya pala, guys, papakita ko din sa inyo kung sino pa sa ating mga pack members ang nagsha-shed. Kasi sobrang dami ng sha-shed sa pack members natin ngayon. Halos sabay-sabay talaga sila. Grabe! For the shed ka na! Oh, diba? Ano to? Ito to? Titignan niya pati yung mga balahibo niya naglilipatan, oh. Simulan natin. Tsaka ang ginagawa ko para mas madaling matanggal, itong supply na to. Ayan, diba? Ipunin natin para makita natin kung gano'ng kadami later. Saan na lang gagaling ng electric fan mo? May pag-electric fan ka pa eh, naka-aircon na nga. Patayin muna natin. Saglit. Dito naman tayo sa legs niya. Pakita ko din sa inyo close up. Grabe yan, guys. So, diba? Ilang hagod pa lang yan. So, tatapusin ko lang, guys, ang pag-supply dito kay Hercules sa timelapse ko na para papakita ko sa inyo kung gano'ng karami matatanggal natin. And then, punta tayo sa ibang pack number. Sabihin ko sa inyo kung sino yung iba pang mga nag-shed. Okay, guys, umalis na ako saglit. Kita ko, ginangata na niya yung balahibo. Dinalurit ko tuloy sa kanyang bibig. Pero anyways, ganito kadami yung nakuha ko from one side. Hindi siya gaano kairamihan kasi nakita ko, dito lang mas maraming shedding at saka dito sa binte, pero sa katawan niya ay wala pa masyado. Hindi pa masyado nangangalas-ngalas. Pero siguro, in a matter of few weeks, 1 to 2, mamaya magsashed na din yung body niya. Nauna lang yung kanyang feet. So, ngayon puntahan natin yung ibang pack members natin. Tapos ipunin natin ito ha. Tingnan natin kung gano'ng karami. Ito guys, unang-unang batang to. Magtataka ka. Puppy pa lang siya, pero nagsashed na siya. Pero nung tinry ko siyang suklayan, hindi talaga nadadala pa yung balahibo niya. Pero pag inantin mo siya, kita mo, may mga... Diba tinali sa black? Kaya kita-kita. Diba? Kama natin itong balahibo ni Snow White dito. Una-una nagsha-shed! Tinan niyo yung bunto. Ang suhang natin, si Mishka! Ayan, so mapakita ko sa inyo kung gano'ng katindi yung pag-shed niya. Diba guys, kitang-kita mo na agad yung pag-shed niya. Yung mga white parts na yan. Isabay nagsha-shed. Kaya naka-stop motion. Para kang naka-pose. Ayan, so... Napakadali na nang kuha nito kay Mishka, oh. Diba? Huwag mong pakalaman. Baka pa, ay! Sabi nakakainin mo eh. At saka dito sa kanyang, pera na lang yung wiwi niya. Pero, yan, may kita mo ang dami na ring. Balahibo. Tapos may kita mo may nakatikang kang na ganito. Paano natin ito ngayon suklayan? Nakatikang kang na ganitong kaartihan. Kaya susuklay natin siya ng konti. Ito guys, madali lang siyang matanggal. Kita nyo naman, isang hagod ko. Tanggal lahat. Diba? Tapusin ko lang ito. Ang hirap niya suklayan. Kasi nakaganyan siya, oh. Tapusin ko lang yan. And pakita ko sa inyo kung gano'ng karami mawag natin sa kanya! Nakikita niya ako, guys. Oh. Okay guys, so for Mishka, we have this much. Kanya pala, actually marami pa tayo makukuha pero tigilan ito muna kasi move on na tayo sa sunod na nagsha-shed and sama muna natin ito. Ito sa ating collection ng mga balahibo. Yung kay Mishka red na red yung natanggal. Oh. On to the next, kaya tingnan naman tayo. And matindi rin guys talaga yung pag-shed niya. Tingnan, kita nyo, meron siya. Regular. Dire-regular siya. And then, oh, kita nyo, grabe yung pag-shed niya, di ba? Oh. Ayan o, oh, kita-kita. Siya siya pala guys, nasa room ni Blossom. Tapos ka na! So, sabihin natin.
natin siya para makita natin kung gano'ng karami ang makukuha natin sa kanya. Baka, nag-imi kayo naman kayo dalawang maingay. Para ito dalawang maingay. Grabe guys, ang dami. Isang hago, dalawa. Okay, so ganito karami nang kuha natin kay Athena. And isasama natin to dito. Ayan. Iba-iba ng balahibo yan. And ang magkapatid na Juno and Dos, na siya Shadren. Pero kasi guys, kakasuklay ko lang sa kanila kagabi si Juno and si Dos. So hindi ko na sila kasuklay ngayon. Pero kailangan na rin suklay yan. Pero kakasuklay ko lang kagabi. And ito yung Juno. Pag medyo may puti-puti na, ibig sabihin ay nagsha-shed na. Ay, ang likot naman ni Juno. Ang likot naman. Tinan niya na egg ni Juno. O, maputi-puti na rin. Pag ganitong klaseng balahibo guys, standard type, ang hirap ng suklayan. Hindi na dadalabas na basta sa suklay. Mas magaling pa yung kinakamay. Ayan, si Dos, wiwiwi na naman. Kaya madalas magkasama sila ni Juno eh. Go! Kasi pag winiwiwian niya yung kanyang higaan, nagsha-share sila ni Juno habang nalilinis. O, diba alam niya kung saan pupunta? Go! O, kaya lagi sila magkasama. Kita niya nagsha-share rin si Dos, pero nauna si Dos. O, diba? Nauna siya, paubos na yung kanya.